Ave Maria Purissima. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating banal na pagdiriwang ngayong gabi ay inihahatid sa atin ng apostolado ni San Juan Florentino, ng Cheerful Giver Apostolate, at ng ating Lord Have Mercy Apostolate. Ating ialay sa ating mga panalangin ang lahat ng kahilingang hatid ng ating mga apostolado. Sa mga kapatid nating nasa banig ng karamdaman, mga nasa ospital, mga mayroong malulubhang pangailangang biyaya, mga naglalakbay, mga manggagawa sa ibayong dangat, mga malalayag, at lunas sa mga pangpamilyang suliranin, gaya ng pagkakasundo, pagkakaisa, pagbabago, at kasiyahan ng buhay. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ikapitong gabi ng Misa na Binaryo alay sa dakilang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo, ang mahal na ingkong. Isama rin natin sa ating panalangin ang kalakasan ng ating mga misyonero, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, at ng Order of the Missionaries of John Florentine, mga misyonerong laiko, at para rin sa katagumpayan ng mga proyekto ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat at sasaliw ng ating koro, ating sama ng ating higit na kagalang-galang, Juan Romulo Albert Aceveda, ng Order of the Missionaries of John Florentine. Sa iyong mayroon,
Isang banal na gabi sa ating lahat, tayo ay natitipon sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mangyawe, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na inkong, ay sumainyong lahat. At sumainyong. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos, nito'y kanyang pagpalain, at panatilihin tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu Papabanal na pinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasirawaan sa digdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling mamarapatong basbasan na ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mong bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan at kami malito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Si Kristo'y nangari, si Kristo ang nabutos. Si Kristo'y nangari, si Kristo'y nangari, si Kristo ang nabutos. Wala din ang Diyos ng kaliyang bayan at bansa. Mga kapatid, halina at pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanang nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay at higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat. Ako'y nangumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang dahil sa aking sala, sa aking sala at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ng Diyos, sama-sama nating luwalhatiin ang ating Panginoon.
Manalangin tayo. O Panginoon ang lahat ng kasaysayan, ng kulay, ng lahi, at ng buhay ng buong kinapal sa buong daigdig. Kami yung sambayan na nilingapin at pagpalain. Paging dapatin kami ngayon sa pagdiriwang ng iyong anak na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Sa tulong ng Espiritu Santo, ng mahal na inkong, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang pagpapahayag. Pagpapahayag
mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapananig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?" At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumakay, napapatid ko na
na kailanman hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyo Magsitay na po ang lahat at atin pong parangalan ang mabuting balita. Lahat nawa ay magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama nang tanay sumampalataya. Alleluia. Naway lubusang silang maging isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin
dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko na sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumasa kanila. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin o Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa homilya. Ave Maria Purissima. Santificado consumido. Ave Maria Purissima. Santificado consumido. Ave Maria Purissima. Santificado consumido. Sa pangalan ng Diyos Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa pamamagitan nawa ng mabuting balita ay ipawiin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Isang banal na gabi mga kapatid. Pakibati naman yung katabi ng good evening. Ayan. Today mga kapatid, we are on the seventh evening, the seventh night of our Novena Masses, alay para sa kadakilaan, kaluwalhatian ng Mahal na Ingkong, ang dakilang parakleto para sa kapistahan ng kanyang pagpanaog. And I think on this night, mga kapatid, it is just more deserving for God na siya'y ating luwalhatiin. Palakpakan natin ang Panginoon. Statistically speaking, in the world right now, marami ng tao. Actually, I searched. Sabi ho ng statistics, as of the moment, we are now close to 8 billion. Alam niyo kung gano'ng karami ang 8 billion people in the world. So, we are multiplying day by day, weeks by weeks. At sa kasalukuyan, meron ako ngayon 8 billion. Almost 8 billion people on the planet. And a big percentage of that, mga kapatid, is actually in the Philippines. Alam niyo ho ba kung ilan na ang populasyon ng Pilipinas? Again, according to statistics, may kodigo ako, we are now close to 118 million. 118 million. Ang sarap siguro maging piso, ano? Kaya lang, hindi piso yun eh. Hindi siya 118 million pesos. Bagkus isa siyang 118 million people. Napakaraming tao. And I think, mga magulang kong kapatid, kung atin akong bibigyan ito ng pangunawa at bibigyan ho natin ito ng interpretasyon, these people are actually something that is, you know, ito ay yaman. Ito ay yaman ng mundo. Because these people has different views in life. Ayan, itong mga taong ito, itong 8 bilyong tao na ito sa mundo, itong 118 million people living in the Philippines, these people, mga kapatid, ay iba't iba ang pagkatao, they have different views in life, they have different thoughts, they have different thinking, iba-iba ang kanilang ideas sa buhay.
And I would say, kung ganun ho ang mangyayari, that makes us creative. Ibig sabihin, ang bawat tao sa bawat panig ng mundong ito ay pinagkalooban ng Diyos ng kanya-kanya nilang individuality. That makes us different from one another, from each other. And these people, mga kapatid, na may kanya-kanyang views in life, may kanya-kanyang ideology, may kanya-kanyang ideas, may kanya-kanyang thinking, it actually has a positive effect sapagkat yung mga bagay-bagay na iba't iba ang pananaw, pag pinagsama-sama mo, madalas nagkakaroon ng maraming bunga. Amen? Kaya nga, it is actually better if two heads are working than one. Tama ba yon? It's always better if three heads are working than one. Kaya nga itong 118 million na tao sa Pilipinas, it is a good thing that each individual possesses their own ideas. Dangan nga lamang, iba't iba nga ang idea, if we have the pros, then we have the cons. If it has a positive effect, hindi rin mawawala yung negative effect. Sapagkat minsan, yung iba't ibang pananaw, yung iba't ibang paningin, yung iba't ibang idea ng bawat tao, it divides us. Tama ba yun? Sometimes, yung iba mong naiintindihan na hindi kayang maintindihan ng iba, that will make you separated. If you're going to look at history, kaya ho tayo nagkaroon tiyatawag na Cold War. Narinig nyo ho ba yung term na Cold War? Sa mundong ito, maraming Cold War. Up until this moment, ginagamit ho yung termino na Cold War. Bakit? Ano ba Tagalog ng war? Di ba digmaan? Cold War. Ibig sabihin, walang imik pero nagtatalo. Tama. Maraming ganun eh. Walang imik pero nagtatalo. Right after World War II, nagsimula ang Cold War. Because of the different factions, of the different ideas na iba't ibang mga bansa, may mga nagpapaunahan sa kung saan-saan, nagpapagalingan, simply because they have different views in life. Eh kahit na hanggang ngayon eh. Sa panahon ngayon, uso yung Cold War. Marami kasing iniisip, maraming mga iniintindi ang bawat tao. Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang pinaniniwalaan. Ang ending, dahil may kanya-kanyang pinaniniwalaan, ang ending, naghihiwalay. Nagkakaroon ng break up. In which, mga magulang kong kapatid, that is not what the gospel is teaching us about. Sa gabing ito, we heard about the Lord praying to His Father. Si Jesus ho ay nanalangin sa Ama. This was actually a continuation of last night's gospel. He prayed to the Father last night. He was praying. And up until this moment, the Lord was praying. Sabi niya sa Ama, Ama, nawa, ako'y nananalangin not just for my disciples, but for the followers. Hindi na para sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostol, bagkus sa lahat ng mga sumusunod sa kanya. Sabi ni Jesus, sana, kung papaanong ikaw at ako ay naging isa, ganun din sana yung mga sumusunod sa akin, yung mga naniniwala sa akin, yung mga nananampalataya sa akin. Sana yung mga tao na naniniwala, sumasamba, at patuloy na sumusunod sa akin, they should be one. Sana ino-observe nila na ang kanilang paniniwala, sana walang didiretso dito, walang didiretso dito, dapat iisa. Sapagkat, kapag may iba-iba silang idea, ang siste, maaaring magkaroon ng iba-ibang interpretasyon ang pananampalataya. At mga kapatid, ideally speaking, kapag ang mga tao is walang united thinking, no, ideally speaking, pag walang united thinking ang mga tao, madalas talaga hindi nagkakaroon ng tagumpay. You know that? Because unity starts in the mind. Ang pagkakaisa ay nagsisimula sa iyong isipan. If you want to be united with someone, start it with your thoughts. Kailangan isipin mo, what is the best thing that I can do? Not for myself, but for my fellow. Alam niyo po, ang unity, no? Yung union, unison, it starts with the family.
Kung papansin ninyo, mga kapatid, ang pamilyang hindi nagkakasundo, yung mga pamilyang minsan watak-watak, what's the main reason? Why there are some families that is not happy? Bakit may mga pamilyang hindi nagkakasundo ang nanay, ang tatay, hindi kasundo ang anak? If we could think of one reason, ano kaya? Ang dahilan, it's because these people inside their homes think differently. Iba ang thinking ni nanay eh. Iba ang thinking ni tatay. Iba ang thinking ng anak. Iba ang thinking ni bunso. Tama ba? Huh? Eh kapag ganun talaga ang isipan ng isang pamilya na walang pagkakaisa sa isip pa lamang, eh wala talagang pagkaunawaan. Walang kasiyahan doon. Because again, unity starts with the family. Bilang magulang, if you envision na kung anong nasa isip mo ay dapat yun din ang isipin ng anak mo, maliit pa lang eh, alam mo na ang gagawin mo eh. Maliit pa lang, alam mo na kung paano mo siya palalakihin na maging katulad ng envision mo. Ngayon, kung halimbawa, ikaw ang nanay at gusto mo umakyat sa langit, dapat ganun na iniisip mo para sa asawa mo. Tama? Kung gusto mo umakyat sa langit one day in your life, edi sana, yun din ang ipanalangin natin maging isipan ng asawa mo. At yun din ang isipin ng anak mo. Para lahat kayo magpunta sa langit. Amen? Kasi paano na lang yan kapag yung isa gusto sa langit, yung isa hindi? Paano yun? Eh di wala. May pagkakasundo ba doon? Wala. Sapagkat kung loob pa lamang ng pamilya, watak na, eh di walang magagawa. Walang mangyayari. Amen? And hindi natin mafufulfill yung mensahe ng Ebanghelyo tonight. For us to become one with the Lord. Amen? Even in the community. Oh, di ba in the community? How will you achieve unity inside the community? Simple. Kung ano dapat yung nais ng namumuno, as long as it's for the welfare of the people, suportahan mo. Sinusuportahan natin. It's for the good of the people. It's for the betterment of the people. Ngayon, kung gusto mo kasi na ikaw lang yung makikinabang, madalas lang ako kontra ka sa ganun eh. Gusto mo, ikaw lang dapat yung makinabang sa mga programa ng komunidad, eh madalas lang ako kontra ka nun. That means you have a different thinking. Iba yung idea mo, iba yung pananaw mo. And it's not going to be the case, mga kapatid. Sapagkat we will never achieve progress, we will never achieve the success kung isa ka sa mga ibang isip. Iba ang punto, iba ang nais marating sa buhay bilang isang tao. Mga kapatid, this is actually a call for everyone. Because unity with the Lord is not just being observed inside your homes. Hindi lang sa loob ng bahay, hindi lang sa loob ng komunidad, in the government, it's not just in the country, but more or less in the church. Sa simbahan. Can you remember the day of the Pentecost? The day of the Pentecost, according to the gospel, or according sa scripture, it was the day na kung saan ang Espiritu Santo ay bumaba. What happened? Diba sila ay nilukuban ng Espiritu Santo. Though there's one thing that happened. Ito mga apostol, they spoke different languages. Mara na kaiba-iba at that point. But what was their goal? They spoke different language, but their goal is one. Ang Espiritu Santo ay bumaba mula sa langit, nilukuban ng mga apostol sa iisang dahilan, ipalaganap ang mabuting balita. Amen? Ipalaganap ang mabuting balita. And if you're going to remember the story of Saint Paul,
The first reading talks about Saint Paul. Sabi nga ho ni San Pablo, mga kapatid, siya ay nililitis eh. Doon sa first reading natin, si Saint Paul, nililitis eh. Ito yung medyo last part ho ng Acts of the Apostles na kung saan si San Pablo, sa dinami-dami ng kanyang ginawa, kung saan siya nililitis, nilitis na siya sa gobernador, nilitis na siya sa templo, tapos pupunta pa siya ng Roma para doon pa siya litisin. Kung ano-ano paglilitis sa kanya, ano-ano ginagawa sa kanya, ano-ano sakdal. And you know what, mga magulang kong kapatid, ginusto na lang din niya yun. Sapagkat ang goal niya ay pag-isahin ang diwa ng lahat ng mga Kristiyano na kanyang inakay sa pananampalataya. You know, St. Paul, the journey of St. Paul was very fruitful. Kung saan nga siya nakarating eh. If you know St. Paul himself, alam mo kung saan siya nakarating. Ika nga, sa panahon natin ngayon, termino natin, gala. Saan siya napunta? Along or across the Roman Empire? Saan napunta? Kaya nga, ang dami niyang sulat eh. Ang dami ang sulat. Di ba narinig nyo sa Epistles of Paul? Parati yung narinig yun pag second reading eh. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa dinami-dami ng sulat niya, ano bang goal niya? He just wants to make sure na lahat ng kanyang mga inakay sa pananampalataya, na ang lahat ng kanyang mga inakay sa pananampalataya ay maging isa. Meron pa ngang joke eh. Kung si San Pablo, halimbawa lang ano, buhay si San Pablo dito sa lupa ngayon. Halimbawa buhay si San Pablo, tapos susulat siya. Ayan. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Maynila. Ayan. Palagay nyo kaya, ano kaya magiging laman ng sulat ni San Pablo? Ayun? Kasi gano'n siya magsulat eh. O mga kapatid, huwag kayong manghinawa. Naririnig ko ang nangyayari dyan sa inyong lugar. Yung sulat niya sa mga ano, iba't ibang lugar na kanyang inakay eh. Halimbawa, buhay kayo sa San Pablo. Pagkatapos sulatan niya, mga tinatakan ng mahal na ingkong mula sa distrito ng ganito. Ano kayang ilalagay niya sa sulat niya? Siguro ilalagay yung mga kapatid. Mga kapatid, bakit kayo tinatamad? Amen? Nako, mahirap yan. Isang araw, magising ka na lang talaga. Tapos biglang may sulat sa isa San Pablo, kapatid, nabalitaan ko kung ano iyong ginagawa. Oh, it is very hard. Ibig sabihin lang doon, naiisip ni San Pablo, you are no longer in union with the church. Hindi ka na nakikisa sa gawain at nais ng simbahan. Amen? And that is what we should be thinking right now. Tonight po, mga kapatid, is the seventh night of our Misa Novenario para sa mahal na ingkong. And you know what? According to the theme that we have tonight, sabi ng ating tema, the Paraclete, the wellspring of piousness. Lalim, no? Wellspring. Ano ba Tagalog ng wellspring? Well, balon, bukal, literal na malalim. Amen. No? The Paraclete, the wellspring of piousness. The wellspring of being holy. No? We should be achieving to become pious always. Dapat ang goal natin sa buhay hindi lang maging nurtured ng mundo. Because ang goal natin sa buhay together with your fellow sealed servants is to become nurtured with God. To become pious enough in the eyes of mahal na ingkong. And how will you become pious? Paano ka magiging pious if in the first place you are not aligned sa kanyang kalooban? Ang panalangin nga sa gospel ng Panginoong Jesus eh, sana sila na mga sumusunod sa akin maging isa katulad Ama na ikaw at ako ay iisa. And how will you become pious? How will you get the piousness that you need to have if yung thinking mo, yung kalooban mo, yung nais mo, yung thoughts mo, yung lahat ng iniisip mo, how will you become pious if you are not aligned with the Lord?
Dinadasal mo pa nga yan eh. Amen? Dinadasal pa natin. Ano pang dasal natin? Ama namin na nasa langit. Ano yon? Hindi niya sa ulo? Sambahin ang pangalan mo. Oh, anong sunod doon? Mapasa amin ang kaharian mo. What does that mean? If you want the kingdom of heaven na ikaw din na mapabilang, ibig sabihin, ano man ang kalooban ng Diyos, kalooban mo dapat. Ano ang nais ng Diyos, maging nais mo dapat. Kaya nga susunod na line, eh, very, very perfect eh. Sundin po namin ang kalooban nino. Mo. At yung mo, capital M yon, M-O, ibig sabihin, kalooban ng Diyos. No? Mapasa amin ang kaharian mo, sundin po namin ang kalooban mo. Unless may bago na kayong version. Sundin mo po ang kalooban ko. Iba yon. Unless maging Diyos ka na rin. Oh, hindi ganun yon. Ang sabi natin, mapasa amin ang kaharian mo, sundin namin ang kalooban mo. Then if that is your prayer, then you should be aligned in line with the will of God in thoughts, in your words, and in your actions. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya mga kapatid, if you are not aligned with the Lord, kung hindi ka aligned sa kalooban ng mahal na inkong, more or less, you will be out. Hindi eh. Hindi ka sakop sa nais niya. Eh sino bang may gustong ganon? Siyempre wala. Walang may nais na maging ganon. We all want to be united in the kingdom of God. Mga magulang ko at mga kapatid, we were all united in the past. Are we? We were all united in the past. Tama ba yon? Uy! We are all united in the past. And in the present, we should have been united. We were all united in the past. In the present, we should have been united. And in the future, we should always be united. Balikan ho natin yung aral ng isang walis tingting. Nakakita na kayo ng walis tingting? Baka naman hindi pa. Ha, hinahampas pa nga sa iyo yan eh, pagpasaway ka eh. Tama ba yun? Sino nahampas na walis tingting? O, di ba? Nahampas na kayo ng walis tingting? O, ang hampas ng walis tingting masakit. Lalo na kapag isang piraso. Tama ba yun? Pag nahampas ka ng walis tingting na isang piraso, masakit yon. O, di ba mga bata? Naranasan mahampas ng walis tingting? Gusto nyo bang mahampas? Masakit. Pero ano yung araw ng walis tingting? Di ba, reminder na lang to eh, magwalis ka gamit isang pirasong walis tingting, makakaalis ka ba ng kalat? Hindi. Oh, hindi ka makakaalis ng kalat? Pag nagwalis ka, gamit ang isang pirasong walis tingting, sige subukan mo, magmumukha kang ano. Subukan mo nga magwalis gamit isang pirasong walis tingting. Oh, magmumukha kang o kayo na bahala doon. Oh, ngunit kapag nagwalis ka gamit ang maraming piraso ng walis tingting, makakakuha ka ng maraming kalat. Tama? Makakawalis ka eh. Amen? Oh, pag hinampas na sa iyo maraming walis tingting, hindi na masyadong masakit yon. Hindi na sa isang piraso eh. Oh, pag nahampas ka ng isang bugkos, hindi na masyadong masakit yun. Carry na. At isa pa, nakaka-walis na siya. Pero look at that. Sa loob ng walis tingting, yung araw ng walis tingting, bago siya makawalis, meron muna dapat nag-grip. Ang hirap naman nun kung yung walis tingting ay hahawakan mo lang ng isang ganun sa magwawalis ka. Naranasan yung mag-ganon? Opo, kapag sira-sira na, okay. Pag sira-sira na ko yung walis tingting, hindi ko na ho kayang gawin. Okay, ngunit, kailangan lagyan mo siya ng tali, di ba, doon sa pinakapuno.
Nang sa gayon, pag iwinawalis mo siya, hindi madaling magkaka at watak-watak. Amen? And look at that. Look at that. That represents God. Yung pinatatali doon, ha, yung pinatatali doon, ibig sabihin, kung anong kumpas, oh, kasama ka dito eh, kawan ka dito eh, kung anong nais ko, gagawin mo. Kaya pag sinabing maglinis tayo ng kalat, maglilinis lang ang kalat. Lahat yun sasama. Pwede ba doon sa isang walis tingteng, yung iba maglilinis ng kalat, isang piraso, hindi? Walang ganun. Because the Lord wants us to be one. Amen? Kaya mga magulang o kapatid, as we receive the Holy Communion later, isa pa yan eh, oh. Tanda na nais mong makipagkaisa sa kalooban ng Diyos. Kaya nga communion na tawag dyan eh. Union. Ikaw ay tatanggapin mo si Kristo upang makipagkaisa ka sa kalooban niya. Mga kapatid, beloved in Kong is a God of everything. At ang Ingkong, hindi siya nakikita bagkos siya'y nararamdaman. At kung tunay mong nararamdaman ang mahal na Ingkong bilang isang tinatakan at bilang isang lingkod ng simbahan, dapat alam mo sa sarili mo kung ano ang nais niya at ito nawa ang iyong maging kalooban. Amen? At the end of the gospel, mga magulang at kapatid, napakaganda nung sinabi ni Jesus. Sabi niya, while he was praying to the Father, sabi niya, ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. If you're in one with God, then you are one with Christ. Mga kapatid, sabi ho sa kasabihan, the family that prays together, the family that prays together, it stays together. Bilang isang kawan ng mananampalataya ng Diyos, tayong lahat na sama-samang nananalangin at gumagawa will be successful in the future as we propagate the mission of Mahal na Ingkong. And the one that we pray right now, mga kapatid, the one that we pray right now is sana isang araw maging kalugod-lugod tayo sa kalooban ng Diyos. That is what we heard in the psalm. Napakagandang awit. At ang sabi natin sa salmo, Diyos ko, ang aking dalangin, ako naway iyong tangkilikin. And sure enough, true enough, you will become one. Tatangkilikin tayo ng Mahal na Ingkong kung kaisa tayo sa kanyang banal na kalooban. Amen? Be one with the Lord, be with Mahal na Ingkong. Maganda gabi sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitay na po ang lahat at ating pong awitin ang ating pananampalataya. Pasampalataya ako isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lahat ng nakikita
Oh,
sa patuloy nating walang kapagurang paglingkuran sa isa't isa. Sama-sama nating hilingin sa mangbukal ng awa na sa ating lahat ay panatilihin ng kasiyahang loob na bigyan niya. Naway palakasin niya pang lalo ang ating katapatan sa paglingkod sa mahal na Ingkong, ang Diyos, Espiritu Santo at sa kanyang Apostolic Catholic Church upang tayo manlad at lalo maging biyaya para sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikahit nawa ng ating wagas sa pagkakaisa ang mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin niyo aming kapatiran sa anumang dako at lobing, maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa lalo ko tatagumpay ng misyon ng mahal na Ingkong sa kanyang simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaisa ng kanyang kalawang Pangulo, Sara Duterte. Pagkaluban niyo sana sila ng mabuting kalusugan lagi. Ingatan, patnubayan sa tuwi-tuwi na, sampu ng kanilang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan, mga nasa banig ng karamdaman, mga walang hanap buhay at pinagkakakitaan, mga walang masulingan at mapagpapahingahan, silang mga naglalakbay kasama ng ating mga kapatid na sa ating online mass ay araw-araw dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na mayapa na at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Naway yakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at mapasakapiling kay Kristo na sa amin ang ako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga personal at pansariling mga kahilingan, idulog natin ito sa ating Panginoon sa ating pansamandaling katahimikan. Lalong-lalo ng kahilingan ng Apostolic Catholic Church. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kami magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana yung dinggin sa aming mga panalangin at panatalihin kami sa iyo walang kaparis na pagsinta. Ipagkalob niyo sana sa amin walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaysa ni Maria na aming ina, at sa tulong na rin sa Mount Florentino at Santa Maria Virginia, papuri namin sa mahal na ina ay patuloy naming winiwika. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Sa kabutihan mo.
sa pagsiyong kabutihan, tinanggap namin ang tinapay ni Alay sa iyo na galing sa lupa't bunga ng aming pagawa upang maging tinapay na magandog sa amin ang buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangalan, Diyos, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoong Diyos, ng lahat ng tinapal sa pagsiyong kabutihan, tinanggap namin ang alak ni Alay sa iyo nagali sa puno ubas at pinagpaguro ng tao upang maging inumin ang aming kaluluwa. Puri na di pagdangal ng Diyos, ngayon at magpakailanman. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagigiling at ng buong niyang simbahang banal. Sa lalo namin kababanal, paging dapatin mo Ama, tanggapin itong aming mga handog na nagmula rin sa iyo. Pasidihin mong lalo ang pananampalataya ng iyong sambayanan upang kaming lahat ay wagas na makapaglingkod sa aming kapwa, alang-alang sa anak mong si Jesucristo, na sa amin nag-ali ng kaligtasan, sa kapangyarihan na rin ng Espiritu Santo ng mahal na inkong magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang mga puso at diwa. Itinasa namin pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ating pasalamatan. Amang makapangyarihan kami yung sambayanan ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagkat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo, sa tulong ng Espiritu Santo ng mahal na inkong, na sa amin ay labis na nag-iingat sa aming kapakanan para sa iyo. Tunay ngang marapat matuwid na luwalatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapag kami minamarapat mong mag-iyong bayang banal upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kaya kasama ng mga anghel, ng mga santo at santa at mga banal tatak, na sa amin ay ginawad, ay nagsisiawit ng luwalhati sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa tayo.
Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang Tanang Kinapal. Sapagkat sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, ang Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, na basbasan mo ang mga kaloob na ito na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo yayamang nakalan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristo, Panginoon namin, na siya nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagkalulu siya, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon. At iniabot sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay yon sa kanyang mga lagad ng wika. Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo't para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Bilang pagunita sa nakaliligtas sa kamatayan ng iyong anak sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit samantalang hinihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik. Inialay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tungoy mo saan mga ali, apostolik at katolik ang simbahan kilalanin, ang handog na matay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagalom kami makikinabang ng katawan dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo ng mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sa ligawin niyang handog sa habang panahon upang mahabaginan ng pamana ng mga hinirang kasama ni Santa Mariang Birheng Ina ng Diyos kasama ng Amang San Jose, ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir kasama ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo ng mga tatak ng bawat isa sa aming hinirang yayamang na anal kaming lagi sa kanilang mga panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulutsa ng kapayapaan kaligtasan ng buong sandigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig si mga naglalakbay sa lupa, lalong-lalo sa mga titag ng mahal na ingkong Apostolic Catholic Church na kaisa't hindi hiwalay sa iisa. Banal, apostolika at katolikang sibang tiyatag ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalayam at gabayan ng iyong abang lingkod, ang aming kasalukuyang Patriarka Juan Almario, ang aming Chancellor na si Juan Norman, ang lahat ng mga arsobispo, mga obispo, katuwang na mga obispo, kaparian, diakono o diakonesa, kasama ang mga madre tubisyada at lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami patuloy na pamagitan at ipanalangin na iyong mga banal na lingkod
ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina na si Santa Maria Virginia, kasama ng aming ginagalang pinakamamahal na unang patriarka na si San Juan Florentino, ngayon at sa daring pang mga panahon. Sinasamo rin namin na pagpalain at gabayan na iyong malalaki at tapat na patriarka sa buong mundo, kasama ang ecumenical na patriarka ng Constantinople, patriarka ng Roma, patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas na si Juan Almario. Kasama rin ang tunay na kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo ang mga hinihiling na kang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo't ang mga sponsors ng misang ito. Kukupin mo ang buong awa lahat mong mga anak at mahal namin sa buhay saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumatang lahat na namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na mga kaluluwa, inialay sa misa ngayon. At abang sabi ni Atala sa Lord, have mercy, sa forgiver, a St. John Florentino Apostolate, at sa lahat na nakatalana rito, sa lahat ng misa ay panghabang panahon namin ipinapanalangin, ay malugod mo po sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananali kami magtatamasa na sama-sama na yung walahanggang kaluwalhatian at kami mga reliyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mo kami makasama ng mga banal pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo, San Andres, sina San Santiago, Juan Tomas Santiago ikalawa, Felipe Bartolome Mateo Simon at Tadeo. Gayun din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban, Matias, Crisosmo, Basilio at Cirilo at San Juan Florentino. Kasama rin sina Santang Maria Berhen, ang Teotocus, ang Ina ng Diyos. Gayun din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia at Maria Berinat ng lahat ng mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, o Diyos, samang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo ng mahal na Inkong, magpa sa walang hanggan. Mga magulang ko at mga kapatid, bilang bayan ng Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Thank you.
namin kay medya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan, ay kalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas namin, Panginoong Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ipinagkakalob ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na inkong, nabubuhay ka at nagahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, magbatian at magbigayan tayo ng tunay na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Be with you. Be with you. Silod na po ang lahat. Mga magulang at mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, ito ang Panginoong Hesukristo. Ito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mapapalad tayong matinatawag na makibahagi sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pong dasalin ang panalangin bago igawad ang pangkahalatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko o Diyos ko at pinagsisihan ko ng buong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa, sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat ako maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit igit sa lahat, ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon. Diyos na napakabuti at mawain at karapat dapat na mahalin at pinagtitikan kong hindi na muling na magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. Magsiyo ko po ang lahat. O Diyos, sa manang-awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesukristo, pinag-isa mo mundo sa kanya at sinugo mo ang Diyos Espiritu Santo, ang mahal na lingkong sa aming lahat, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong katuwang na obispo ng Apostolic Catholic Church ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kumunyon ni Espirituan. O Jesus, na aming Panginoong nasa banal na tinapay at anak, kami ay dumudulog sa banal mong kumunyon. Mula si piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat, kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo. Lalo't winikaw mo, ikaw ay naparito upang kami bigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar, presensya may pabalungin sa aming kaluluwa gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa namin nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo't sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espirituhan na aming tatanggapin mula sa iyong piging na minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nakikisa at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang mula sa kanikilang mga tahanan at sa kung saan man sila naroon ngayon, narito inyong tagapin ang inyong komunyong espiritual. Katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Pero kaya
Ang ating banal na pagdiriwang sa gabing ito ay handog panalangin ni Apotes sa the Jerusalem and family for the spiritual enlightenment of Jerry Bird from Manila. Alay panalangin ni Deacon Mario OMHS, alay pasasalamat sa pagaling at karamdaman ni Deacon Mario, kasama ng mga panalangin ng Luzada family, Thanksgiving Mass and Good Health. Alay panalangin ng Bumaladi family, Thanksgiving Mass and Good Health. Alay panalangin pa rin ni Francis Card family, Thanksgiving Mass and Good Health. Sa mga panalangin ng Gundalian family, Thanksgiving Mass and Good Health. Kasama sa intensyon ni Jaconessa Paula, sa mga panalangin ni Ofelia Ugot and family, for the soul of Trinidad Ugot. Alay panalangin pa rin ni Jinky Laride and family, Thanksgiving Mass of Posadas and Laride family, for long life and good health of Posadas and Laride family, safe travel, busy success, for the successful career of Jessan and Jezebel and Jinky, for the soul of Veneranda. Alay panalangin for the Thanksgiving Mass and good health of Lorenzo Reyes, Apo Julio, sa mga panalangin ni Kerubin Mark Vincent Yap for study and work abroad. Alay ni James Yap, Thanksgiving Mass and forgiveness. And alay panalangin pa rin ni Gretel Lacson, speedy recovery for the birthday and good health. Alay panalangin pa rin ito sa mga intensyon ni John Kyle Coro, Thanksgiving Mass and good health. Sa mga panalangin intensyon pa rin ni Riza May Batiglaon. Alay panalangin for the soul of Gratuli Bautista and for the Thanksgiving Mass of Ayo Bautista. Alay panalangin ni Deacon Armando, Thanksgiving Mass ng Advento Family at sa maluwahating paglalakbay for the speedy recovery ni Tony Kiel. Alay panalangin pa rin for the speedy recovery of Doctora Divina Nueva, safe delivery of Mabel Nueva. Alay panalangin ni Apo Maria Cristina de Alexandria for the Thanksgiving Mass and good health of Salita and Longares Family. Alay panalangin ni Deacon Mariano OMHS, Thanksgiving Mass and good health of Enriquez Family. Business success at Nuriban Ramen Food House for the third post of Janisha and Erin. Alay panalangin ni Deacon Dandilo, Kenneth Reyes, Thanksgiving Mass, good health and business success, and for the intentions of Amparo Coro at for the exam sa Aguada. At alay panalangin na kaluwa ni Wenceslao Coro. Gayun din alay panalangin para sa kaluwa ni Mark Anthony Remolio at sa mga panalangin at para sa kaluwa ni Pacifico Cajes. Ika'y muling magkakasama ko. Ganun din ang ating isa ay alay panalangin for the Thanksgiving Mass ng ating mga mass sponsors sa araw na to, ang Diocese ng Birhen ng Guadalupe, ang Diocese ng Birhen ng Del Pilar, Diocese ng Birhen ng Akita, at Diocese ng Birhen for the Diocese of Our Lady of Faith. At Thanksgiving Mass, good health and personal intentions of Apo Irene, Apo Basilio de Thessalonica, Gregory Gaudi, Apo Rosana, Tomas, Helen, Apo Osmundo de Siena, and family of Valenzuela City, Apo Evangelina, Apo Benito, and family of Pasig City, Senior Archbishop Juan Norman and Lotok family, Apo Pablo and Lubrin family, Third Order, Beatriz de Alexandria, Katunggal, Beneseda, Father Christopher, Jaconessa Martha, and family of Canada, Apo Ildefonso and family of Tierra Bulacan, Third Order Member Vivian Veronica Yaves, Third Order Member Herminia Rosemary Matsuya, Apo Mirna Joyce Elahe and family of Japan, Bishop Juan Filineo, Domingo Vidamor and family, Apo Lino, Apo Rizalina, Sablad and Tolentino family, Apo Rica de Alexandria and family, Apo Maria Rosalina, Loretta Caspe and family of Dubai, Apo Maria Cristia de Alexandria, Ballesteros Castillo, Jenny Mabalo and family of Hong Kong, Maria Fatima, Vincent Aloysius Teen Roman, Mary Andrea, Sofia Vincent Gabriel Llamas and family, Apo Adora de Alexandria and Galindo family, Reno Irish Otik and Sabang family of Imus Cavite, Apo Gregorio de Alexandria, Mirna Opelak and family, also for the birthday of Apo Yocario de Avila, Apo Hinoveva de Avila, Reynaldo Danganan, Mary Rose Manalang. Sa mga panalangin pa rin for the enlightenment of Carlo Gabriel Castillo, Luke Gabriel, Ihas de Maria Romelin, Apo Lolita de Alexandria, Romeo Gemel at Ron Joseph, for the business success of Chongkai Group of Companies, Kuchara Plastic Plus and Companies, Bilendiwa Jump Shop and Tracking Services,
DCH Specialty Contractor and MTA Accounting Services, Irish Sabang and Rio Brothers Business. Ganun din for the RTAG Enterprise. Also for the speedy recovery of Rufina Isagire, Angelina Tolentino, Nida Buenaseda Orolfo. For the death anniversary of Seria Danganan, for the soul of Baldomero Sr., Ruben Sr., Epifanio Sr., Peregrina Chona Severa, Jose Juan Maloney, Maria Lourdes Magdalena Melencio, Buenaseda Virgilio Teruel, Maria Salvacion Orolfo, Aquilina, Perdegones Elizabeth Roger Villa Fausto, Janel Celestino Parcela Benjamin, Estrella Seria Macario Venancio, Regina Alma Amado Cordero Aurelio Esperanza at Reina. Tayong lahat ay luluhod para sa ating pasasalamat. Kaluluwa ni Kristo. Pabanalin mo po kami. Katawan ni Kristo. Iligtas mo po kami. Dugo ni Kristo. Pagindapatin mo po kami. Tubig buhat sa tagaliran ni Kristo. Hugasan mo po kami. Pagdurusa ni Kristo. Talakasin mo po kami. O mabuting Jesus. Dinggin mo po kami. Sa loob na iyong mga sugat. Itago mo po kami. Huwag mong ipahintulot. Na kami wawalay sa iyo. Sa masamang kaaway. Kami ipagtanggol mo. At akitin mo kami sa iyo. Upang kasama ng iyong mga banali pagbunyikanan. Magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Tayong lahat, luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiyo po na po muna ang lahat para sa pagbibigay daan upang atin pong kilanlin ang atin pong mga confraternity members para ho sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Pentecostes ang pagpanaog ng Mahal na Lingkod. Flame Bearer of Pentecost, Cecilia Castillo, Apo Maria Crisia de Alexandria, Hong Kong. Ferazon Vieras, Apo Maria Sebastiana, Hong Kong. Evelyn Lazaga, Apo Maria Donita de Alexandria, Hong Kong. Florencia Malacandia, Apo Maria Carmina de Alexandria, Hong Kong. Zoraida Ococho, Apo Maria de Diocenesa de Alexandria, Hong Kong. Violeta David, Apo Maria Violeta Viola de Alexandria, Hong Kong. Elizabeth Lazuna, Apo Maria Lucette de Alexandria, Hong Kong. Jane Lobo, Apo Maria Emma de Alexandria, Region 26. Celita Longares, Apo Maria Cristina de Alexandria, Canada. Vilma Mendoza, Apo Maria Viola de Sierra. Mira Fatima, Pamanilay, Apotesa de Alexandria, Region 16. Carlo Gabriel Castillo, Region 13. Apo Anisha de Pilipinia, Region 12. Apo Adelina de Avila, Region 16. Apo Erwina de Padua, Region 16. Ato Primina de Alexandria, Region 16. Apo Sopriono de Alexandria, Region 16. Apo Sara, Region 16. Apo Claudina, Region 16. Apo Maxima, Region 16. Apo Florderi, Region 16. Apo Roselda, Region 16. Jasmine Yas de Maria, Region 16.
Apo Victoria, Region 16. Crisel Yas de Maria, Region 16. Deacon Marciano, OMHS, Region 16. Apo Bella de Padua, Region 16. Contradia of Pentecost, Veronica Yabes, Third Order Vivian, Japan. Maribel Edica, Apo Pedilina de Alexandria, Japan. Maybelline Nueva, Apo Bina de Galacia, Japan. Vilma Mendoza, Apo Viola de Elchela. Dominga Zapata, Apo Antonia de Concepcion, Constantinople, Region 19. Vivian Enero, Apo Yana de Padua, Region 19. Aurelio de Rosales, Apo Jose Constantinopla, Region 19. Frederick Loro, Apo Evas de Avila, Region 19. Kian Rose Yas de Maria, Region 19. Princess Rica Loro Yas de Maria, Region 19. Joel Heroche, Apo Teoderico de Padua, Region 19. Aurelio Roseli Rosales Jr., Apo Daniel de Padua, Region 19. Sereka Rosales, Apo Magdalena de Roma, Region 19. Marilu, Apo Nina de Constantinopla, Region 19. Tatayo ang lahat para sa ating panalangin pagpapakinabang. Manalangin tayo. Aming masintahing Ama na walang hanggan ang kadakilaan, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang pinakinabangan naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalang nawa kami ito sa bingit ng buhay, lalong-lalo na sa kasalanang nakamamatay. Sa mapagkalingang pamamagitan ng aming mahal na Inang Birheng Maria, lahat nawa ng aming kahilingan ay pagkaloob para sa kababalalang aming buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ng mahal na Ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo at ipahayag ang pag-ibig, kapayapaan, at kaluwalhatian ng Diyos. Magmahalan tayong lahat. At maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos.
Pinagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God, mahal na yung pong bless us all. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you.